Kinakakansela ang passport ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasunod po ng mga ulat na nakalabas na siya ng Pilipinas. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad kung sino ang mga posibleng tumulong na makaalis ang dating alkalde. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Matapos isiwalat sa Senado na may impormasyong nakaalis na umano ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guo, hiniling ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA ang kanselasyon ng passport ni Guo, kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila at ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac na si Cassandra Ong. Pwede raw ipakansela ng korte ang passport ng isang pugante sa ilalim ng New Philippine Passport Act. May arrest warrant si Guo sa Senado at nahaharap sa criminal complaint dahil sa qualified human trafficking. Pero ang tanong ngayon ng marami, nasaan na ba talaga si Guo? Pinangahawakan ng abogado niya ang sinabi umano ng kanyang kliyente na nasa Pilipinas pa rin siya. Gayun din ang pagharap raw ni Guo sa notary public na si Attorney Elmer Galicia para sa kanyang counter affidavit. Si Attorney Galicia nagpaliwanag sa Department of Justice pero tumangging magbigay ng payag sa media. Sabi ng mga nakapulong niyang prosecutor, pinanindigan ni Galicia na personal niyang nakaharap si Guo nung dinotaryo niya ang counter affidavit nito. Isang kaalan umano ang nag-ayos ng pagpapanotaryo. On August 14, 2024, at around 7 o'clock p.m., nung dumating siya sa opisina, nandun na isang Land Cruiser, on board is Miss Alice Guo. Nakausap sila ni Alice Guo dun sa baba ng kanyang opisina, nakita niya. At nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. Pero kung pagbabatayan ang impormasyong nakuha ng Bureau of Immigration, sa petsang yan, wala si Guo sa Pilipinas. Walang record ng pag-alis sa bansa ni Guo, pero may record daw ang Malaysian Immigration ng pagdating ni Guo sa Kuala Lumpur noong July 18. May record din ang pagdating niya sa Singapore noong July 21. At August 18, may record din ng kanyang pagdating sa Batam, Indonesia. May mga nakuha ring larawan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ni na Alice Guo, mga kapatid na sina Sheila at Wesley, at ni Cassandra Ong nang dumaan sila sa immigration area sa Singapore. Bago pa raw nakarating na Singapore, ay dumaan pa raw ito sa Indonesia at Malaysia base sa nakuha nilang impormasyon. Doon sa mga natatanggap naming reports sa mga counterparts natin sa ibang bansa, lumalabas talaga na nakalabas na ng bansa si Alice Guo. Definitely, hindi sila kukuha ng eroplano na galing sa Pilipinas dahil mabubuko sila. Pwedeng ang nangyari dyan, nag-hire sila ng chartered plane from outside sa bansa natin, tapos kung may hinatid dito, tapos sila na yung backload palabas. So walang record. Batay sa intel ng immigration, may flight pabalik ng Pilipinas si Guo. Bagaman posibleng backdoor o illegal na daanan ang ginamit ni Guo para makalabas ng bansa, iniimbestigahan pa rin ang immigration kung mula sa hanay nila ang nagpalusot. Pinaimbestigahan na rin ng DOJ sa NBI at immigration ang pag-alis ni Guo. Babala ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa BI kung may tauhan ito na sangkot sa pagtakas umano ni Guo, lumantad na sila at magsabi ng totoo. Kung hindi ay personal na titiyakin daw niya na may mananagot. Aalamin din kung may papel ng kampo at mga abogado ni Guo sa kanyang paglabas ng bansa. Ang PNP, nakipag-ugnayan na raw sa foreign counterparts para matuntun si Guo. Ang NBI naman, maingat sa pagkumpirma kung ang dismissed Bamban mayor nga ang na-monitor na umalis na bansa. Bine-verify pa nila ang lumabas na dokumento mula sa Malaysia, lalo't wala itong kalakip na imahe ng pumasok sa kanilang bansa. Very high-tech ang Malaysia. Hindi pa pwedeng walang image. Pagharap mo pa lang sa counter, kita na agad yung mukha mo, yung dalawang fingerprint mo, dalawang index finger. So we are still checking the veracity of the report. Kung meron silang fingerprint na pumasok nga sa Malaysia, pumasok nga sa Indonesia, give us the fingerprint and we will check kung siya nga yun. Ang COMELEC naman tuloy ang investigasyon sa posibleng kasong misrepresentation laban kay Guo. Hinihintay pa rin ang sagot niya sa sabina na inihain laban sa kanya nung nakaraang linggo. Tuloy rin ang mga pagdilig ng Senado tungkol sa Pogo. Isa sa iimbestigahan ay kung paano nakalabas si Guo sa bansa. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa isang pahayag, nagbanta si Pangulong Bongbong Marcos na may masisiba kung nakaalis nga sa Pilipinas si Alice Guo. Sabi niya, heads will roll o may masisibak. Sa pag-alis daw ni Guo, nalantad ang korupsyon na nagpapahina sa justice system at sumisira sa tiwala ng publiko. May malalim na imbestigasyon na raw para matukoy kung sino ang mga tumulong para makaalis ang dating mayor at papanagutin sila sa batas.